Please face 45 degrees to your left, Christine. Please look to your left. Smile. On the left side, Christine. Your face, please look 45 degrees to your left. Smile. 3, 2, 1, and 45 degrees to your right, Christine. Feels like love. Na in-offer siya sa akin. And then, well, happy naman po ako doon. And naghalo na yung emotions na na-feel ko that time. And yeah, excited ako na gawin tong field na to. Kasi di ba parang ang tagal ng dekada bago siya masundan. 1980s, 1990s, and then now 2020s. So, yeah, na-excite ako for this field. And happy din ako at the same time. Ayun, Christine, kasi the title itself, Scorpio Nights, bentang-benta na agad. So from 1 to 2, talagang kumita siya. At yung mga ITs nang gumanap dyan ay naging malaking ITs na rin talaga. Pero ikaw, asan layo ang tayo ko? Anyway, ano bang pagkakaiba ni Christine sa character? Pagkakaiba nyo at pagkakapareho nyo ng ikaw mismo as Christine Burma sa character na yun? Actually, ang laking difference eh from real me lang sa ginagawa ko. And alam mo yung ako in real life, sobrang conservative ko na as a person. And pero sineseparate ko talaga yung life ko dito sa work and yung sa akin. So parang ginagawa ko, parang nagiging split personality ako. So parang yeah, yung pagpapasexy ko parang ibang Christine yan and iba sa akin. But siguro mga some of the movies na nagawa ko, meron siyang pagkakatugma sa life ko. Pero yung character mo mismo dito sa Scorpio Nights, yung babae, sinisilipan, may error ba somehow kayong pagkakapareho? Wala. Ah, okay. Wala. Bakit ano ba siya? Sa in real life. Wala. Sino ba si, ano ba yung character niya? Sino ba ako, siya? Ako po dito si Pinay. So, at sino ba si, ano? Si Pinay dito, isa siya, ang work niya dito is isa siyang cover. And at the same time, isa siya dito asawa ni Mark Anthony Fernandez, which is yung sa Scorpio Nights 1, I guess, siya yung security guard. Pero this time, si Mark Anthony is isa siya dito ang kanang kamay ng mayor. Okay. Congratulations. Thank you. Salamat. Thank you. Gusto ko na mga tanong mo na kain ko. So, si Joyce kasi after nung gawin ng Scorpio Nights 2, tinamurihan siya ng pantasya ng bayan. O hindi ko alam ngayon kung gusto ko ba yung ganun. Pero, Chuck, makukompare ka dahil diba din si Joyce, diba? So, anong feeling mo na ang dakat ba ng matawag na ba ang pantasya ng bayan? Da naman po ako. And kung ano man yung mga ma-receive kong mga comments or other sites from them, ready naman po ako tanggapin yun. And ready po ako to face it. Meron kang ibang gusto itawag sa'yo if ever? Sila if ever na kung ano kung gusto nilang itawag or gusto nilang bansagan po na ganun. Pero okay naman po sa akin if kahit ano. Eto, how true, Christine, na ano, na isa sa pinakamahirap na eksena ng ginawa mo dito sa Scorpio Nights 3 ay ang oral sex scene with Gold Azeron. Gaano ito kahirap? Considering na, di ba hindi ka naman ganun in person, pero hindi natin sure, di ba? Bata ka pa, di ba? So, paano mo na-execute yung pag-blowjob with conviction dun sa pelikula? Well, kasi di ba parang hinawakan mo din, di ba? Opo. Well, ano eh, andun na ako sa character ko eh. So parang hindi ko na siya inisip na ako at all. So parang kung ano yung kailangan ni Pinay, kung ano si Pinay, at kung ano yung gagawin ni Pinay, yun yung gagawin ko. So parang
Parang, yeah, hindi ko siya ma... Hindi naman siya parang same sa real life mo. Hindi naman kailangan na parang ma-experience ko na bawa is like mga ganong scenes in real life. Kumbaga, passion mo yung baga artista. So, lalabas at lalabas yun sa sarili mo. At kapag na-feel mo na yung character mo, kapag nandun ka na sa character mo, it goes all the way na po. Sabi nila, pag Scorpio daw, maelya. Saan ka nakaka-relate sa ano? Sa ganyan ano? Ito nga Scorpio. Ano pong Elia? Wild. Malibog. Ah, malibog. Well, hindi naman, hindi ako na ano, kasi trabaho siya eh, so parang hindi naman ako na libogan for myself. So parang, siguro si Pinay, oo, si Pinay, yung character na ipinigay ko, pero as myself, hindi naman po. Our next question will be coming from Eugene Assis of People's Journal and gnews.ph. Hi, Christine. Nabasa ko lang sa isang item na parang yung Scorpio Nights 3 is ano originally intended for ano for AJ Raval. Oh, kung totoo ito, ano yung anong masasabi mo? Yeah, opo, originally from kay AJ Raval talaga to. And wala naman po kung nirespeto ko naman po kung ano yung decision and hindi ko rin naman po siguro po for me kasi may sinabi si AJ before na baka deserve ng iba yung work and that one naman po ko. I mean parang gumaan naman po yung pakalabdag ko din. Well, okay po kami ni AJ and actually nung parang summer caravan nag-usap kami and nagkaroon kami ng konting usap about sa Scorpio Nights na natutuwa nga daw po siya na sa akin daw po nakapunta yung Scorpio Nights and sinabi ko naman din po sa kanya na gagawin ko din naman po yung best ko for this film and good terms po kami ni AJ and binigyan niya rin ako ng mga sound advices ko. Okay. Would you say na ito na yung ano parang boldest film mo so far? Ano po yan? Boldest. Pinaka-daring na po. Pinaka-daring. Yeah, so far. Ito yung Scorpio Nights. So, ipapapanood mo ba ito sa family mo? Especially yung kapatid mo na I heard magpupulis o pulis na? Yeah, malapit na. Parang 1 year na lang magpupulis na siya. Okay naman sa kanila. Open naman po sila. Okay. Thank you. Thank you po. Thank you very much. Sir Eugene Assis of People's Journal and gnews.ph.